Nang lumipat ang mga unang pamilya sa Love Canal, Niagara Falls, nagtanim sila kagad ng kakawyan at nagumpisa ng kanilang magagandang hardin at taniman. Subalit lumipas ang ilang taon, isa-isang nagkasakit ang mga residente sa lugar. Mga karamdaman na hindi pangkaraniwan, katulad na lamang ng cancer, matataas na white blood cell counts, brain tumor at iba pang mga malalang sakit. Ano ang naging rason at naging sakitin ang mga residente ng Niagara Falls? Isinumpa ba ang lugar na ito? O dahil na naman ba sa kapabayaan ng mga tao? At yan na nga alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang Niagara Falls ay isang syudad sa bandang hilagang kanlurang rehiyon ng New York. Noong 1890, ang mga unang plano para sa lugar ay para tirhan talaga, pero hindi na kumpleto ang pag-develop dito. Naging dump site na lang ang lugar pagsapit ng 1920s, pero bandang 1940s ay nabili naman ang kanal ng Hooker Chemical Company at ginawang private dumping site ng kanilang mga chemical byproducts. Halos 20,000 tonelada ng chemical waste ang itinambak dito mula 1940s hanggang 1951. Ang mga produkto ng Hooker Chemicals and Plastics ay may mga chemical na kagaya ng polychlorinated biphenyls, pesticides, dioxin at marami pang iba. Nang sumapit naman ang 1951, ay ibinenta naman ang Love Canal sa local school district. Nang pumasok ang 1950, biglang tumaas ang bilang ng populasyon ng Niagara Falls at kinailangan nilang maghanap ng dagdag na lugar para mapagtayuan ng mga eskwelahan para sa mga kabataan. Kinonsidera nila ang Love Canal at nagkaroon ng usapan sa pagitan ng school board at ng Hooker's Chemical Company. Hiniling ng school board na itigil na ang paggamit sa lugar bilang tambakan ng mga chemical para magamit ang lugar. Ang mga abogado naman na kumpanya ay may nakitang opportunity sa pwede maganap sa hinarap. Naisip nila na pwede matanggal sa responsibilidad nila ang mga posibleng mangyari sa hinarap. Ang importante ay matambakan na maayos ang mga kemikal para masiguro na hindi ito magiging sanhi ng problema sa hinarap. Sabi ng Vice President ng Hooker's Chemical na si Bajorn Closen, dinagdag pa niya, pero mas maigi siguro kung gawin lamang itong parke at huwag dito mismo itayo ang eskwelahan. Mas mabuti siguro, mas malayo ng konti ang itatayong eskwelahan. Pero hindi pumayag ang school board na gawin lamang itong parke. Kaya ang ginawa ng mga abogado ng Hooker's Chemical Company ay gumawa ito ng Liability Limitation Clause. Ang Liability Limitation Clause, ang ibig sabihin nito ay nakasaad sa pinirmahan nila ang pagkakatanggal ng Hooker's Chemical Company sa anumang obligasyong legal kung meron mang lumabas sa problema sa hinaharap. Dahil alam na kumpanya ang peligro maidudulot ng mga nakaimbak na chemical sa kalusugan ng tao. Pumayag naman ang school board sa agreement na ito at ibinenta ang Love Canal sa kanila sa halagang $1 lamang noong April 28, 1953. Sinigurado ng school board na ang lugar ay maayos at natambakan na maayos ang mga waste chemical na nakalagay sa mga malalaking drum. Hindi nga nagtagal ay inumpisa na nila ang paggawa ng eskwelahan. Pero noong January 1954, nadiskubre ng arkitekto ng proyekto ang isang delikadong bagay na nagpatigil sa pagpapatuloy sa paggawa ng 99th Street na eskwelahan. Nakita namin noong maghukay kami na tamaan namin ang dalawang drum na puno ng chemical waste. Hindi magiging ligtas kung ipipilit natin na dito mismo itayo ang eskwelahan dahil hindi natin alam kung anong klaseng chemical ang nasa loob ng drum, sabi ng arkitekto na ito. Dahil dito, napilitan ng school board na ilipat ang lokasyon ng itatayong paaralan, mga 80 to 85 feet ang layo, pati na ang playground ng mga bata, dahil nasa tuktok talaga ito ng tambakan ng mga chemical. Wala nang nakitang problema ang arkitekto at mga manggagawa sa pinaglipatan nila, kaya natuloy din ang eskwelahan. Natapos ito ng taong 1955. At umabot sa 400 na estudyante ang nag-enroll dito. Pero sa parehong taon, may isang party sa lugar ang biglang gumuho. Halos 25 feet din ang laki at lumitaw ang mga drum na may mga lamang waste chemical.
Hindi ito pinansin dahil wala naman naging problema na mga oras na yun. Pero lumipas ang ilang mga araw, biglang umulan ng tuloy-tuloy. Kaya umapaw ang laman ng drum at nag-leak ng paunti-unti ang mga laman nito. Ilang bloke ilang ang layo ay may isa na namang paaralan ang ipinapatayo. Ito ang 93rd Street School. Ang natirang lupa na hindi ginamit ay ibinenta ng school district. Naibenta ito sa mga housing developers. In short, mga nagtatayo ng mga low-cost housing projects. Parehong private developers at Niagara Housing Authority ang gumawa ng mga bahay para ibenta sa mga lupang dating ginamit ng Hooker's Chemical Company. Tuloy-tuloy ang paggawa ng makabahayan hanggang sa halos mapuno na ang buong lugar na dati ay tambakan lamang na kemikal. Sa unang tingin, perpekto ang lugar dahil ang lahat ay napaka-accessible. Nasa malapit ang mga eskwelahan, malapit din sa simbahan at may mga shopping areas din na malapit dito. Nang patapos na ang dekada 60, umabot na sa 800 na pribadong mga bahay at 240 na low-income apartments ang naitayo sa lugar na ito. Pero sa kabila ng kagandahan ng lugar, ay may mga napapansin ang mga nakatira dito. Nangangamoy talaga ang kakaibang amoy, lalo na kung umuulan, sabi ng isang nakatira dito. May mga lumalabas pa na mga itim na mga likido sa lupa, tapos umaagos ito. Katagalan ay hindi na pa isa-isa ang nagre-reklamo, kundi halos lahat na nakatira sa Love Canal. May nakikita na silang mga maitim na likido na nasa bakuran nila, pati na sa playground ng mga bata. Napilitan ang syudad na kumuha ng consultant para suriin kung ano ang mga likidong lumalabas sa ilalim ng lupa. Noong 1977, nang napag-alaman ng Calspan Corporation ang consultant na sumuri, kasama na ang State Department of Health na napakaraming contaminants ang makikita sa Love Canal. Base sa mga nakuha nila mga resulta sa mga test, napakataas ang antas ng toxic vapors ang nakikita sa mga basement ng mga bahay sa lugar. Isa sa mga toxic compounds na nakita ay ang benzene, isang kilalang chemical na hindi mabuti sa baga ng mga tao. Maliban dito, may nakitang chloroform, dioxin, toluene at iba pang nakamamatay na mga chemicals. Wala kaming kaalam-alam kung anong lugar ito noon, sabi ng isang nakatira sa lugar na ang pangalan ay Luella Kenny. Naisip lang namin na napakagandang lugar ito para sa mga anak namin. Yun pala, lumipat ang pamilya ni Luella sa Love Canal noong 1970 lamang. Kaya wala silang ideya kung ano ang dating itsura ng Love Canal. Araw-araw ko hinatid ang anak ko sa eskwela na yun, sabi ng isang ina na si Lois Gibbs. Hindi namin nalaman sa ilalim pala noon ay puro nakamamatay na chemical. Naging sakitin ang anak ko. Galit na sabi nito. Si Luis ang nanguna para makakuha sila ng hustisya sa nangyari sa kanila. Siya ang naging rason kung bakit kumilo si dating President Jimmy Carter at in-evacuate sila sa lugar. Nagkagulo na nang dumami na dumami ang nagkakasakit at namamatay dahil sa ilang taong pagkaka-expose sa toxic na mga chemical sa lugar. Maging ang mga tubig nila ay hindi ligtas dahil napakalaki ang posibilidad na contaminated na rin ang tubig dahil sa mga tumagas na toxic chemicals. Pero sino ang dapat sisihin dito? Alam naman ng school district na tambakan ng lugar sa umpisa pa lang, sagot ng mga abogado ng Hooker's Chemical Company. Nagsabi din kami at nakalagay sa kasulatan na hindi ito magandang lugar para gawing residential area. Sa umpisa, walang siguradong konklusyon na nagpapakita na ang mga chemical nga ang rason kung bakit nagkakasakit ang mga nakatira sa Love Canal. Nagdagdag ba sila ng mga eksperto para suriin kung ang ilalim ng lupa ang naging daanan ng chemical papasok sa mga bahay? Nagsagawa din sila ng mga blood test sa mga nakatira dito. Halos 33% sa kanila ang nakuha na ng blood samples at nahanapan ng mataas na level ng white blood cells na pwedeng sintomas ng leukemia at chromosome damage. May mga pagsusuri din na nagpapakita na ang mga timbang ng mga batang bagong panganak ay napakababa dahil sa exposure ng ina sa toxic fumes at sa tubig. Marami din ang pinanganak na may birth defects.
Nakita din sa iba pang pag-aaral na napakaraming kaso ng seizures, problema sa tiyan, iritasyon sa mata, skin rashes, hyperactivity, mahinang paglaki at may kahinaan sa pag-intindi sa mga leksyon. Nagdagdag pa ang United States Environmental Protection Agency noong 1979 na napakataas din ang kaso ng bilang ng mga namamatay ng sanggol sa tiyan pa lamang. May mga batang ipinanganak na may problema sa pandinig. May mga kaso din ng mga cleft lip at cleft palate at mga kaso ng autism at retardation. Namatay ang 7 years old kong anak dahil sa isang sakit sa kidney. At alam kong dahil ito sa mga kemikal na nasa ilalim pala ng aming bahay, sabi ng isang nanay na nakatira dito. Nang bumisita na si Robert Wallen, ang health commissioner ng New York, sinabi niya kailangan na ma-evacuate ang mga buntis at mga batang 2 years old pababa. Seryoso ang epekto ng mga kemikal na nasa ilalim ng mga bahay. Iwasan niyo na muna bumaba sa inyong mga basement para hindi kayo masyado ma-expose sa mga toxic fumes. Huwag na rin kayo kumain ng mga prutas at gulay na nasa garden nyo. Ang dalawang eskwelahan ay isinara na rin dahil sa mga resulta ng pagsusuring ginawa. Dinimoli siya mga ito pero ang school board at ang hookah company ay parehong ayaw umamin na may kasalanan sa mga negatibong pangyayari sa lugar. Inilipat ng gobyerno ang halos 800 na pamilya sa pinakamalapit na lugar na pwede nila matirhan at gumastos ang $15 million para sa mga bahay nila. Nagsampa ng kaso ang mga tao laban sa Hooker's Chemical Company. At ayon kay Federal District Judge John Cortain, may pagkukulang ang kumpanya na nagbaon sa mga kemikal sa ilalim ng lupa. Bagamat ipinaalam nila na ang panganib na nasa ilalim ng lupa, walang detalyadong listahan ng mga kemikal na nagsasaad kung ano-ano mga ito. Hindi rin maayos ang pagkakabaon, kaya nagkaproblema na makaraan ng ilang taon. Linabanan pa ng kumpanya ang mga kaso isinampa sa kanila. Subalit ang federal case na naisampa ng EPA laban sa kanila ang nanalo. Nagbayad sila ng tumataginting na $129 million, kung saan ang $3.5 million ay napunta sa pag-aaral ng mga bata. Hindi na maaaring tanggalin ang 22,000 tonelada ng toxic waste dahil mas magbibigay ito na mas malaking problema kung ililipat pa. Tinambakan na lamang ito ng 3 talampakan ng clay, plastic at lupa para mabaon ng sigurado ang kemikal sa ilalim. May ginawa na rin groundwater sewer system na kokolekta sa tubig mula sa ilalim para hindi ito kumalat. Meron din mga monitoring wells na nakapalibot sa lugar para masigurong hindi ito lumampas. Nagsagawa ng mga paglilinis at pagbabago ang Glen Springs Holdings, isang subsidiary ng Occidental Petroleum na siyang bumili ng Hooker Chemical. Sila na ang nagpatuloy ng Superfund sa ilalim ng gobyerno at sinusuri nito ang lugar bawat 5 taon. Sinabi nila na ligtas na ang lugar at pwede na muling matirhan. Isa ang pamilya ni Dolly Salerno na bumalik sa Love Canal at tumira sa isang bahay na pinatayo ng gobyerno sa bandang hilaga. Noong 1994, na nagsabi siya nagsimula na namang mangamoy kemikal ang bahay niya. Sa tubo na hugasan ko lumulusot ang amoy, sabi ni Dolly. Minsan nahihilo ako at katagalan ay nagkaroon na ako ng migraine at pulmonary fibrosis. Nagsagawa muli ng pagsusuri pero walang nahanap na problema sa hangin. Pero may nahanap na namang chlorinated pesticides, PCBs at dioxin ang County Health Department sa lupa at alikabok sa lugar. Tinanggal ng Occidental Petroleum ang bagong nahanap na problema at nagpatuloy pang maghanap ng solusyon. Marami pang pamilya ang lumabas at nagsampa ng kaso dahil sa mga panibagong problema na kinakaharap nila kahit na sinabing ligtas ang tirhan ng lugar. Tumagal pa hanggang 2004 bago sinabi ng gobyerno na tapos na talaga ang Superfund cleanup. Umabot ang 21 years bago tuluyan masiguro na ligtas na nga ang lugar, pati ang karatig lungsod kung saan may mga nakita ring problema.